hindi man lang ako pinayagang makauwi ng Pilipinas. Ang sakit, mga Konoy P. What's up sa inyo, mga Konoy P? Pasensya nga pala kung bihira lang tayo makapag-upload ng video vlog ngayon kasi hindi ako makapag-focus ng pagbablog habang nasa ospital yung nanay ko. Ang hirap pala maging isang OFW pag ganitong yung darating yung araw na may emergency sa pamilya mo sa Pilipinas na gusto mo talagang umuwi agad sa Pilipinas para malagaan sila yung mga mahal mo sa buhay, lalo na sa akin, nasa ospital yung nanay ko. Gusto ko talagang umuwi agad para makita siya, maalagaan siya, masuklian yung mga ginawa niya sa akin noong bata pa ako, yung pag-aalaga sa akin. Gusto kong umuwi talaga, mga Konoy P. Ang hirap nang nandito sa ibang bansa na malayo sa pamilya mo sa Pilipinas na may emergency nga. Nagtry akong magpaalam sa boss ko kahapon, kaso di man lang ako pinayagan na makapagbakasyon kahit ilang days lang sa Pilipinas para makita ko yung nanay ko, yung pinakamamahal kong nanay na ginawa lahat para sa akin nung bata pa ako. Ang sakit sobra, mga Konoy P. Ang bigat ng pakiramdam ko, ang bigat ng dibdib ko kasi di man lang ako pinayagan ng company na makauwi nga sa Pilipinas para makita ko siya at maalagaan. Ayaw nila akong pauwiin kasi yun nga ang kumakalat na virus dito sa Taiwan o sa ibang bansa naman. Natatakot sila sa virus na yun. Baka daw mahawaan ako. Kaya ang sakit ng loob ko ngayon, mga Konoy P, na hindi man lang ako makauwi ng Pilipinas. Sobra. Makawa na ako sa boss ko kahapon na nakiusap na kahit ilang days lang na makauwi ako ng Pilipinas, kaso ayaw talaga. Ito yung mahirap na ito yung mahirap sa isang OFW kahit may emergency sa Pilipinas at kailangan mong umuwi pero ayaw kang payagan ng amo mo. Yun yung pinakamasakit na sandali sa mga Pilipino kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa pamilya mo sa Pilipinas kung may emergency nga. Kaya ang hirap maging isang OFW, mga Konoy P. Kaya yung pakiramdam ko ngayon, ang bigat. Gustong gusto ko talagang umuwi sa Pilipinas, mga Konoy P. Ay, buhay nga naman ang isang OFW dito sa Taiwan. Grabe. Hindi na ako makapokus sa trabaho ko, sa pag-aalala ng kalagayan ng nanay ko sa ospital. Nasa trabaho man ako, yung utak ko lumilipad na hindi makapag-isip ng maayos, mga Konoy P. Ganun pala yung sitwasyon ng hindi man makauwi sa Pilipinas, makita yung mahal mo sa Pilipinas. Kaya ang ginagawa ko na lang, mga Konoy P, nagdadasal na lang ako sa Panginoon na palakasin yung nanay ko, tanggalin lahat ng mga sakit niya. Tapos nagsimba pala ako kaninang umaga para naman kahit papano matulungan ako ng Panginoon na dinggin yung dasal ko para sa mahal ko sa buhay, yung nanay ko nga na nasa ospital. Siya na lang yung kinakapitan ko ngayon, mga Konoy P. Kasi wala naman akong magawa na makauwi sa Pilipinas, makita yung nanay ko. Kaya yun na lang yung paraan ko para makahingi ng tulong sa Panginoon. Siyempre, nothing is impossible sa Panginoon. Siya yung nakakaalam kung ang anong mangyayari, di ba, mga Konoy P? Siya lang yung makakatanggal ng mga sakit natin. Basta kapit lang ako sa Panginoon,
para sa nanay ko na nasa ospital, sana gumaling pa. Grabe. Bang nag-aantay ka na lang ng text, chat ng mga kapatid ko na nandun sa Pilipinas. Sila yung nag-aalaga sa nanay ko ngayon na nasa ospital. So, salamat sa mga kapatid ko kasi hindi nila pinapabayaan yung nanay ko nga na nandun sa ospital, yung nanay namin. Kahit gusto ko man umuwi mga kanipi para maalagaan siya. Kaso, yun nga, ayaw ng opisina namin, yung boss namin, na umuwi ako ng Pilipinas. Kaya nagpapasalamat na lang ako sa mga kapatid ko kasi nandun sila para maalagaan nga yung nanay ko, yung nanay namin. So pagpasensyaan nyo muna kung ganito lang yung vlog ni Kanoy P ngayon. Hindi tayo makagala sa labas kasi yun nga, may pinagdadaanan si Kanoy P ngayon. Siguro sa mga susunod na mga araw na lang. Mamaya, pasok na naman tayo sa trabaho. Kahit papaano, may trabaho pa rin tayo dito sa Taiwan. Para yung kita natin, papadala na lang natin sa Pilipinas. Kahit hindi man ako makauwi, at least may pera na ipapadala. May konting tulong na ipapadala para sa pambayad sa ospital. So bibili muna ako ng tinapay dun sa 7-Eleven para may baon tayo mamayang pagpasok natin alas 4. So samahan nyo muna akong pumunta ng 7-Eleven para bumili ng tinapay, at pagbalik natin saka tayo magsha-shoutout sa mga subscribers at mga YouTuber na nagpapa-shoutout na ako ng YouTube. So papunta na tayo sa 7-Eleven para bumili nga ng tinapay. So nandito pa rin si Solid, yan. Buti na lang hindi tayo iniwan ni Solid. Lagi siyang nakasama sa atin kung saan man tayo pumunta. So malapit lang naman yung 7-Eleven dito sa amin. Kaya doon tayo bibili ng tinapay ngayon. Bili na tayo ng tinapay natin para baon natin mamaya. So tara tara. Bago ko tapusin yung video vlog na to mga Kanoy P, shoutout muna tayo sa mga subscribers at mga YouTuber na laging nanonood ng mga video vlog natin dito sa Taiwan. At makapagpasalamat na rin sa mga viewers natin, mga subscribers natin, at mga YouTuber na nanonood ng vlog natin kahit papaano, di ba? So umpisa na natin mag shoutout mga Kanoy P sa mga subscribers at mga YouTuber. So shoutout kay Clara Torre Vlogs, Charlie Slimpin,
Christopher Verdejo. Shoutout na rin kay Ma'am Lisa Canosa at sa mga MYX Boys Tansi Basketball Champion, kay Gary Bert Paul Badong Raymond at kay Rip. Shoutout na rin kay Jello Jen Vlog na nandito rin sa Taiwan. So yan lang yung mga subscribers at mga YouTuber na nagpapa-shoutout nga sa mga dito sa vlog natin ngayon. At maraming maraming salamat sa mga suporta nyo palagi sa akin, mga kanoypi, sa mga ina-upload ko na video ko dito sa Taiwan. Salamat sa suporta nyo palagi. Kita-kita na lang tayo sa susunod na mga video vlog ko, kasi hindi ako makapag-focus ngayon na mag-vlog. Hindi ako makagala sa lapas kasi sa pinagdadaanan ko ngayon na may sakit yung nanay ko. Kaya pagpasensyan nyo muna ako, mga kanoypi. Kita-kita na lang tayo sa next video. Like, comment, and subscribe. Peace out. Everything changes.